So, ito yung video presentation natin, itong smart no outlet timer. Gusto kasi nila is flexible, and meron tayong dalawang klase, meron tayong single slot and meron tayong double slot. So, may order sa atin ngayon, ang gusto niya is single slot, tapos gusto niya ay pwedeng ma-edit yung pricing. Ngayon kasi gagamitin niya for water pump na malakas para magbayad daw yung tao kapag gagamitin yung water pump. Kasi medyo malakas yung water pump niya, kaya yung wire na gamit natin is mga makakapal din. So, hindi siya sa water, ano, hindi siya actually car wash. Pero ganito din yung ginagamit natin sa car wash. Mamaya papakita ko kung paano siya i-adjust. Kasi adjustable lang siya kung gagamitin mo siya sa car wash. Ito gagamitin niya sa water pump para mag-supply ng medyo malakas yung water pump niya. Gusto niya is editable yung price and time. Tapos, kung pwede i-set up sa seconds, tapos pwede rin i-set up sa minutes yung rate. So, meron tayong tatlong button. Merong button na walang ano. Merong button na maikli. Tapos, itong medyo mahabang button, which is yung main button natin. May number one pang nakasulat. So, para i-set up, i-on lang natin yung machine, tapos ilalong press natin itong setting button, itong maikli. So, pagka-on natin, long press natin yan. Then, antayin natin siyang magkaroon ng triple beep or mag-sound ng triple beep. Okay? Pag pumasok na yan, makita mo, setting price na tayo. So, first, i-explain natin kung ano ito. Ito yung time increment ng settings. So, kung ang settings mo is gusto mo yung piso, let's say gusto mo piso is 6 seconds or piso is 5 seconds, ang gagawin mong time increment, 1 second lang. Para kung mag-setting ka mamaya, madali mo lang siyang i-adjust. Let's say gusto mo ilagay, example ngayon, ilalagay ko ha, piso is 6 seconds. Okay? So, ang ilalagay kong time increment is 1 second para kung ma-adjust ko talaga siya in finest detail or maliliit na value ng seconds. So, pwede mo kasi yung i-edit gamit ito. Pwede mong gawing 5 seconds in increment. Sa settings ito ha, hindi ito sa counting sa settings. 10 seconds increment, 30 seconds increment, hanggang 60 seconds. Tapos babalik na siya sa 1. So, ngayon, isi-set up ko siya sa 1 second kasi gusto ko piso is 6 seconds. So, kung 5 yun, medyo mahirap ako kasi pag after kasi ng 5, 10 na eh. No? Pali kung 5 yung increment niya. So, dapat kung mababa lang yung in terms of seconds, yung time mo, ilagay mo siya sa 1 second, yung increment. Tapos, para i-enter, press natin ulit ito. Sabi siya ng save, 1. Value, let's say ilagay ko piso is 6 seconds. So, ang ilalagay kong value is piso. Yan, ups, na doble, na long press ko. So, kasi hanggang 20 ito eh. 20 pesos ito eh. So, balik tayo sa 0 then, 1. Piso. Then, ilalagay ko yung ilang segundo siya. So, ilalagay ko siya sa 6. Yan. Piso is 6 seconds. So, ito, para ito sa mga, ano, mga ganitong setting na medyo shorter yung time. So, shorter yung time, like mga 6 seconds lang, 10 seconds lang, 20 seconds lang. Pero kung yung time mo is gusto mo piso or 5 peso is, let's say, 3 minutes, gagamitin mo sa car wash. Mamaya ipapakita ko second video, ito, first video ito, para ito sa certain customer ko na gusto yung ganito yung gusto yung setting. So, kung mababa yung seconds mo, mababa yung timer mo, let's say, ito, piso, 6 seconds lang, ilagay mo sa increment 1 second para makontrol mo ito, itong input seconds. So, enter natin, sabi niya sa'yo, 6 seconds, save. 1 PHP, 6 seconds. So ngayon, pag naghulog ako ng 1 pesos, ma-activate ito, magkakaroon ng power itong outlet na to. Okay, ito yung source ko, by the way. O, source na siya ng machine at saka nito. Nakaano na yan siya, nakaano. Tapos ang gamit natin, malaking wire na talaga. So pag naghulog ako ng piso, so makita mo dyan yung credit 1, tapos mag-beep-beep na siya. Sabihin, pwede mo nang i-press ngayon yung button. Pag press ko ng button, ma-energize yan, or magkakaroon siya ng kuryente. Subukan natin ha. Example, itong hopper ko. Motor man din ito. Although yung sa kanya is pump. Pag normal, hindi ko pa prines yung timer. Okay? Wala pa. Zero pa yung time niya. Off pa yung machine. Pero pag prines ko yan. Okay. 3, 2, 1. Yan. Magkakaroon siya ng 6 seconds na time. Okay? Kapag nagulog ako ng piso. Siyempre, kung nagulog ako ng 5 pesos,
Magkakaroon siya ng timer na 5 times 6 which is 30 seconds. So ihulog natin yung 5. So, makita mo dito, credit 5, di ba? So pag press mo ng button, 28, 27. Okay. So, ito kasi gagamitin niya sa isang malakas na water pump. Antayin ko muna matapos ha, kasi medyo maingay. Pag last 10 seconds, magbibip na yung machine natin. Okay. So yun, ganun siya gamitin kung yung purpose nyo is gamitin yung timer sa mga lower value ng time. Let's say ito, piso 6 seconds or piso 5 seconds. Meron kasing gumagamit no, ng itong automatic timer. So what if naman gusto natin siyang iset up? Kaya ipopost ko muna yung video dito, ipapart 2 ko na lang. What if gusto nating i-set up, let's say ito, gagamitin ko rin ito sa aking car wash machine. So actually ito, mamaya magbibideo ako pa, dahil gamit nito is gagamitan ko siya ng car wash machine, yung parang meron talaga siyang malakas na water jet na pump, jet pump. So paano natin siya set up, ilalagay ko yun sa second video. So off mo natin ito.